Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, itaas natin sa Panginoong Diyos at lalong higit sa panalangin at tulong ni Santo Padre Pio ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon. At upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na misang ito, pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dalisay, upang dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlangang kamti ng iyong pagiliw. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kutusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi nyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nangagalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban, nananalangin naman ng ganito, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu."
Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi nito, siya'y namatay, kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko." Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Nagbibigay kasiyahan, pagkain dulot ay buhay, si Jesus na pumay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo?" "Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila." Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkaing iyon." "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. At nawa ang inyong mga panalangin, ang inyong mga intensyon ngayong oras na ito sa ating banal na misa, pamagitan ni Santo Padre Pio ay inyong baunin sa inyong pag-uwi ang kanyang biyaya. Amen.
May isang kilalang tao ang tinanong, sapagkat siya nung panahong iyon, ang dami niyang napagtagumpayang digmaan, ang dami niyang naipagawa, naipatayo. Kaya may lumapit sa kanya at nagtanong. Ang sabi ay, ano po ang pinakamasayang araw ninyo sa inyong buhay? Anong pinakamasayang araw ninyo sa inyong buhay? Ang akala nila, ang isasagot niya ay nung panahong siya'y successful, nung panahong siya'y tagumpay na tagumpay sa mga digmaan. At ang sabi niya, binalikan niya yung nung siya'y bata pa. Ang sabi niya, ang pinakamasayang araw ng buhay ko ay noong ako ay mag-first communion. Yun ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Sabi niya, bakit? Dahil sabi niya, sapagkat noong araw na ako'y tumanggap sa unang pagkakataon ng banal na komunyon, doon ramdam ko ang lapit ko sa Diyos. Sabi niya, doon ramdam daw niya na napakalapit niya sa Diyos noong araw na iyon na siya'y tumanggap sa kauna-unahang pagkakataon ng banal na komunyon. At kung inyong titingnan, mga minamahal na mga kapatid, ano? Nung kayo nag-first communion, iba yon hanggang sa ngayon. Ano? Iba yung kauna-unahang pagkakataon sa Jesus ay tinanggap mo. No? Sa iyong tinanggap, sapagkat ramdam mo noon, talagang ikaw'y napakalapit sa Diyos. At isa pa, alam mo, pure na pure ka nung panahong yon. Malinis na malinis ang iyong kaluluwa. Kaya talagang ikaw nung panahong yon, ikaw ay nasa estado ng biyaya ng Diyos. Kaya yun ang pinakamasayang araw ng ating buhay. Yung sa Jesus ay tanggapin natin. Ngayon, tayo ay matatanda na, tayo paulit-ulit na nagkakasala, no? Pag tayo ba'y tumatanggap ngayon ng komunyon, yun ba ang pinakamasayang araw ng ating buhay? No? Pag tayo nangungumunyon at si Jesus ay ating tinatanggap, yun ba yung pinakamasayang araw sa ating buhay? Ang komunyon ay hindi lamang pagkain ng ating katawan. Yan ay pagkain ng ating kaluluwa. Yan ay baon-baon natin hanggang doon sa kabilang buhay. Kaya mahalaga lagi na ang ating kaluluwa ay ating ihanda kapag tayo ay mangungumunyon. Nililinis natin, katulad nung tayo nag-first communion, ano? Tayo pure na pure, malinis na malinis, kaya ramdam mo ang lapit mo sa Diyos. Ngayon, sa panahon ngayon natin, ano, gaano kaseryoso ang iyong pagtanggap kay Jesus. No? Dahil sa pagkain ng ating kaluluwa, dapat ang kaluluwa natin, lagi nating nililinis. Pag tayo tatanggap ng komunyon, dapat lagi tayong nasa estado ng biyaya ng Diyos. No? Dapat ang iyong kaluluwa pure. Sabi ni San Pablo, kapag ka tinanggap mo ang katawan at dugo na ikaw ay nasa mabigat na pagkakasala, ang tawag doon ay sakrilehiyo. Ang tawag ay sacrilege. Sabihin, kinokondem mo mismo lalo ang iyong sarili pagka yan ay tinanggap mo. Kaya nawa, no, nawa, pataasin natin ang ating pananampalataya sa pagtanggap ng komunyon. Irespeto natin ang pagtanggap natin kay Jesus, no? Sabi ni Jesus, kapag ka siya'y tinanggap mo, no? Ikaw ay mabubuhay. Ikaw ay hindi na mauuhaw kailanman. Sapagkat ang epekto niya hanggang doon sa kabilang buhay. At kita natin ang mga kaluluwang nagsasuffer sa kabilang buhay. Uhaw na uhaw. Sapagkat dumadaan sa matinding init na kanilang pinagdadaanan sa kabilang buhay.
Kaya ngayon pa man dito sa ibabaw ng mundong ito, dahil siguradong sigurado ka, no, na kaya mo pang magsisi, kaya mo pang magbalik loob sa Panginoong Diyos, kayong pang gumawa ng kalahat ng kabutihan, no, doon sa kabilang buhay, hindi na tayo makakapagsisi, hindi na tayo makakapagdasal. No? Ang lahat ay nakasalalay sa biyaya ng Panginoong Diyos. Hindi ka naman makakaasa sa mga iniwanan mo sa buhay na ipagdadasal ka. No? Hindi ka naman makakaasa lagi sa kanila na kapag pumana ko sa mundong ito, na ikaw ay ipagpapabisa nila na aalisin ang iyong uhaw doon sa kabila. Hindi ka makakaasa sa kanila. Kaya ngayon pa man din na tayo'y malakas, malusog, no? Kaya pa nating magpalalim ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ngayon, pagtibayin natin, no? Ngayon, pag magsumikap tayo. Sapagkat pag si Jesus ay ating pinaniwalaan, tinanggap, alam natin siyang mag-aalis ng ating pagkauhaw balang araw. No? Kita ninyo yung mga kaluluwang nagsasuffer sa kabilang buhay. No, madaming mga santo ang nagsasabi ng kanilang pinagdadaanan. No, kaya pag si Jesus dito pa man din sa ibabaw ng mundong ito, siya'y ating tinanggap, pinaniwalaan, yung ating uhaw na pagdadaanan sa kabila ay maiibsan. Kaya lagi nating linisin ang ating kaluluwa, no, sa mundong ito. Sapagkat alam naman natin ang buhay ng tao ay hindi ganong kahaba. Kung ikaw ay 50 taon ngayon, huwag ka nang aasang may another 50 years sa buhay mo. Kaya nawa, lagi nating linisin ang ating buong buhay, maging pure tayo sa ating pamumuhay, at tanggapin lagi natin si Jesus. Siya ang magbibigay ng pagkain, siyang ating pagkain, at siyang mag-aalis ng ating pagkauhaw doon sa kabilang buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat,
naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang lahat sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel, narinig si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Kiniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen.
Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakalit sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigay ang kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa'yo'y nag-alagay.
Kapatid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay. Alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuhis sa lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. Kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko ipapasa. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo't lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees
na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong ilabas ang inyong mga pabibendisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Duwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya.